Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel, ang YouTube channel ng mga taong positibong-positibo at mahilig sa mga pampaswerte. Ngayong araw pong ito ay pag-uusapan naman natin ang ilan sa pinakamatatandang pamahiin na pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na may mga kagimbal-gimbal na mga ibig sabihin. Inako po, Susmar Joseph. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga meme. At kung gusto nyong malaman kung ano ang mga pamahiing ito, ay panoorin nyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang sa channel ko, ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para ma-update po kayo kapag may mga bago akong uploads. Kasi dito, suswertin kayo. So yun na nga po mga meme, ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ilan sa mga pinakamatatanda o mga klasikong mga pamahiin na pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na may mga kagimbal-gimbal daw na mga ibig sabihin. Ha? Ngayon po ay magbibigay tayo ng 15 mga pinakamatatandang pamahiin na parang nakalimutan na natin ngayon, ha, mga meme, at ito po ay i-refresh natin ngayon. So ano po ba ang mga pamahiin ito? Ito po, umpisa na natin. Ang number 1, ang tatlong sigarilyo, Susmar Joseph. Sinasabi po ng mga lumang pamahiin na bawal daw po kung tayo daw po ay magsisindi ng tatlong sigarilyo na gagamitan ng isang palito ng posporo. Inako po, bakit kaya? Nasabi po kasi ng ating mga matatandang mga ninuno na bawal daw po na kung kayo daw po ay magsisindi ng tatlong sigarilyo na gagamitin lang po ang isang palito ng posporo dahil maaari daw pong ang huling magsisindi ng kanyang sigarilyo ang unang mamamatay. Pareho-pareho din po ito ng pamahiin sa litrato na sinasabi kapag daw po kayo ay nagpakuha ng tatluhan ay maaaring ang isa sa inyo ang masawi o unang mamatay. Inako po, Susmar Joseph. Yan ang number 1. At ang number 2 po ay ang hagda ng gansal. Ang ibig sabihin po ng hagda ng gansal ay ang atin daw pong mga hagdanan ay dapat daw po hindi na gugrupo o nabibilang o nahahati sa tatlo. Opo, kasi may pinaniniwalaan po mga pamahiin na ang mga hagdanan daw na nagugrupo sa tatlo ay malas. Kasi ito po ay sumisimbolo ng oro, plata, mata. Kaya pag laging tatlo po, 3, 6, 9, 12, lagi pong mata po ang huli niyan. Kaya dapat daw po na ang ating hagdanan ay hindi lagi babaksak sa tatluhan. Ha mga meme? Kasi sinasabi po na ang oro po ay ginto, ang plata po ay silver o pilak, at ang mata naman po ay sinasabing death. Yan. Pagka daw gold ay okay na okay, swerte daw po yan sa bahay. Pero kapag naman po ay plata, ay parang average, hindi masyadong malas, hindi masyadong swerte. Pero kapag ka daw po pumatak ang inyong hagdanan ng mata, inako po, Susmar Joseph, yan, matakot na kayo, lalo na kung kayo po daw ay nag-iisa sa inyong bahay, bilangin niyo po ang inyong hagdanan, at kapag ito po ay nagugrupo sa tatluhan, tsak na po yan, na ang inyong mahagdanan ay ibig sabihin ay mata o kamatayan. Maaari daw po kayo may kasama dyan ngayon, kahit kayo po ay nag-iisa. Yun mga meme, diba? Nakakatakot po, Susmar Joseph. Yan ang ibig sabihin ng hagda ng gansal. At ang ating number 3 po ay ang dura sa apoy. Nako, yan po ay pinaniniwalaan din ng ating mga ninuno na bawal daw po na kung tayo daw po ay dudura sa apoy, at lalo na kapag ito po ay nagliyak. Dahil maaaring kunin daw na masamang espiritu ang ating kaluluwa at maaaring tayo daw po ay mapahamak. Inako po, Susmar Joseph. At ang ating number 4 ay ang puno ni Hutas. May pinaniniwalaan din pong pamahiin tuwing Semana Santa, mga meme, na bawal daw pong umakyat ng puno kapag Biyernes Santo. At sinasabing kapag ito daw po ay ginawa nyo, ay maaaring kunin daw po kayo ng kaluluwa ni Hutas. Dahil lahat daw po ng puno na aakyatin ninyo ay maaaring andyan si Hutas na nagbigte sa nga ng puno. Yun po, at maaaring kayo po ay malasin at maaaring kayo ay kanyang kunin. Yan mga meme. At ang number 5 po ay ang ngiting ng sanggol. Pinaniniwalaan din po ng ating mga matatandang mga ninuno na kapag daw po ang isang sanggol ay sinilang na mayroon ng ngipin, ay maaaring ito daw po ay magkaroon ng maikling buhay.
po, hindi siya magtatagal at maaaring siya'y agad na mamatay. Jesus Maria Joseph, inako po. Yan. At ang number 6 po ay ang papaya sa bintana. Yan ay po pinaklasikong-klasiko pa rin na talaga ngayon po ay parang pinapractice pa rin na sinasabing bawal na bawal daw po ang magtanim ng puno ng papaya sa harapan ng ating bahay, lalong-lalo na sa tapat ng ating bintana. Dahil ito daw po ay tsak na magdadala sa atin ng kamalasan. Inako po, Sus Marios. At ang number 7 po ay ang panyo ng patay. Sinasabi po sa lumang pamahiin na ang makakakuha daw po ng panyo na ginamit na pangtali sa ulo ng patay ay maaari na makapagnakaw at hindi siya mahuhuli kailanpaman. Pero may pangunta dyan ha mga meme. Maaari daw po mahuli ito kapag ka daw po kayo naglagay ng timba ng tubig na mayroong kutsilyo sa likod ng pintuan. Ay tsak mahuhuli niyo siya. Ay, ganun pala yun. O yun ha mga meme. At ang ating pong number 8 ay ang kuko ng Martes, Miyerkules at Biyernes. Sinasabi po sa lumang pamahiin na bawal daw po kung kayo daw po ay magpuputol ng inyong kuko tuwing Martes, Miyerkules at Biyernes. Dahil hinahatak nyo daw po o ipinananalangin nyo na ang inyong mga ina ay mamatay na. Sus Mariosit, inako po. Kaya bawal na bawal daw po magupit ng mga kuko tuwing Martes, Miyerkules at Biyernes. Ha mga meme, tandaan nyo yan. At ang ating number 9 ay ang pagpag sa patay. Opo mga meme, ito alam niyo na rin po siguro ito, no? Ito kasi kwento sa 7-Eleven mga meme. Na kapag daw po kayo ay nanggaling sa isang lamay o isang burol ng patay, ay dapat daw po kayo daw po ay magpagpag muna sa isang lugar bago daw po kayo dumiretso sa inyong bahay para daw po kayo ay hindi masundan ng kaluluwa ng patay. Inako po, Sus Mariosep. At ang ating pong number 10 ay ang nabungingipin sa panaginip. Nako, ito ay nakakatakot din mga meme ha. Kasi sinasabi po sa pamahiin na kapag kayo daw po ay nakapanaginip na nabungi daw po ang inyong ngipin, ay maaaring isa sa inyong mga miyembro ng inyong pamilya ay maaaring pumanaw o sumakabilang buhay. At pero may mga pangontra naman dyan ha mga meme. Pag daw kayo ay nagising kinabukasan, ay huwag nyo daw pong ikukwento kahit kanino. At ito daw po ay ikagat nyo agad sa buhay na puno. At para makuha niya ang lahat ng mga kamalasan at sumpa na maaaring kumapit sa inyo. At ang ating pong number 11 ay ang buntot ng isda. Pinaniniwalaan din po sa lumang pamahiin na kung kayo daw po ay kakain ng isda, ay unahin nyo daw pong kainin ang buntot pataas sa ulo para daw po kayo hindi kapitan ng kamalasan. Yan ang ating number 11. At ang ating pong number 12 po ay bawal daw pong hipuin ng babae ang gamit ng lalaki sa pangisda, Sus Mariosep. Ha, kayo daw po ay bawal na bawal daw pong ipapahipo ninyo kung kayo po'y mangisda ha mga meme. Huwag na huwag nyo daw pong ipapahipo o pahakbangan ang ginagamit nyo sa pangisda sa inyong mga asawa o kahit na sinong babae dahil tsak daw po na konti lang po ang inyong mahuhuli o baka kayo ay mapurdoy pa o masiro. Inako po, Sus Mariosep. At ang number 13 po ay ang kutsilyo sa ilalim ng patag. Ito yung isa din po sa pinakamatatandang pamahiin na pinaniniwalaan na kapag ka ang isang buntis daw ay manganganak na, ay kailangan daw po kayo maglagay ng isang kutsilyo o isang itak sa ilalim ng kanyang higaan para daw po mapabilis ang kanyang panganganak at hindi mahirapan ang bata sa paglabas. At ang number 14 naman po ay ang pinaka-Sus Mariosep. Ito po yung pinaka-nakakatakot at pinaka-talagang parang nakakagimbal-gimbal talaga na pamahiin. Ang pugot na ulo. Sinasabi po sa pamahiin na kapag kayo daw po ay nakakita ng isang tao kahit sa picture, sa video o sa totoong buhay, live kumbaga, at ito po ay walang ulo, ay sinasabi ito daw po ay parang premonisyon o nagdadala ng babala na nalalapit na kanyang kamatayan. Sus Mariosep, inako po, nakakatakot. Yan. Pero alam niyo po ba na maaaring ito po nga ay parang mga sinyalis ng kanyang kamatayan. Pero pwede natin po siyang kontrahen ha mga meme. Marami pong paraan para ito po ay makontra natin. Kapag ka nakakita daw po tayo ng taong ganito na walang ulo, ito daw po ay agad-agad nating lapitan at siya po ay ating sampalin. Mainam din daw po kung ito po ay tatakluban natin ng isang telang itim. At kailangan din daw po na hubarin niya ang lahat ng kanyang suot, lahat po ha, pati alahas, relo, sapatos, at ito daw po ay kailangan niyang ilibing agad-agad.
Sus Mariose, pati alahas ha mga meme, kahit gold. Yan. At ang ating number 15 po ay ang libing at ang kaarawan. Sinasabi po sa pamahiin na ito na kapag ka inyong daw pong kaarawan, ay wag na wag daw po kayong makikipaglibing dahil maaaring kayo daw po ang susunod na mamamatay at ililibing. Inako po, Sus Mariose. Yan ay ilan lamang po sa mga pamahiin na pinakamatatanda na pinaniniwala ang kagimbal-gimbal ang mga ibig sabihin. At yun na nga ha, mga meme, sana po ay may napulot kayong bagong kaalaman na naman dito sa ating video na ito. Ha, mga meme? At bago tayo magtapos ay magsha-shoutout muna tayo. Ay magtapos mga meme ay magsha-shoutout po muli tayo ng ating mga masusukit na mga subscribers. Shoutout kay Miss Minalyn Caballero at kay Michelle AQTV. At shoutout din po kay Miss Regina Partosa at kay Miss Susan Esmale ng Lebanon. Shoutout din po kay Miss Marlene Marcos ng Athens, Greece at kay Miss Lani Padua. Shoutout din po kay Miss Nipa Ampo at kay Mr. Jordan Gumbi. Shoutout din po kay Miss Lori Camarillo ng Abu Dhabi at kay Miss Melly Rivera. Shoutout din po kay Miss Clarita Laiga ng Kuwait at kay Miss Marites Villanueva. Shoutout din po kay Miss Mirna Navia at kay Miss Maricel Lungkay. Shoutout din po kay Reginald Kanagawa ng Japan at kay Miss Biandni ng Dallas, Texas, USA. Shout out! And with that mga meme, keep safe and God bless. Bye mga meme! Aww. At ang ating number 8 po ay ang kuko ng MWF. Sus Mariose. Parang kakaiba ito. MWF. At ang ating number 8 po ay ang kuko ng Martes, Miyerkules at Biyernes. Sinasabi po sa lumang pangapamahiin na bawal daw po kung kayo daw po ay magugupit ng inyong mga kuko tuwing Martes, Miyerkules at Biyernes. Dahil, ha? Di ba dahil Biyernes? Martes. MWF eh. Martes. Martes. MWF, Martes, Lunes, at ang ating pong number 8 ay ang kuko ng MWF. Ano po ibig sabihin?